How's it going, everybody? In today's video, I'm going to be talking with some billiards enthusiasts in a pool hall. We're here with Etsy and Mark. They're billiards enthusiasts, and we're chatting here in a pool hall here in V Mapa. Hindi naglalaro ng billiards since when I was 15 years old. Kasi may bibilyar ako dahil sa garahe natin. Kaya makahiligaw ko maglaro ng billiard. Paano ka nag-umpisa sa billiards? Panood-nood lang. Pinapanood ko yung mga tropa ko hanggang sa natuto na ako. Tapos nagpaturo ako ng konti. Dito kasi yung mga gabi ko, friendly. So, magkakaroon ako yung mga gabi ko. Kaya masaya makalaro, hindi yung mga producing, wala pang away. Tama lahat tapos lahat dito mababay. Tsaka lahat dito, parang isang lugar lang. Marami. Basketball, volleyball, badminton. Meron din mga pro player dito na pumupunta kasi hindi sila madalas pagka may mga labanan lang. Mga big events. Para ito, parang center po, marapit mga malapit sa school, mura, tapos maganda yung place, maganda yung ambience. Kaya, ano sa wala naman masyadong magulong tao dito. Mabait mga tao dito, kaya binabalikan din talaga ng mga tao. Dito yung nasa inaalagaan dito kasi masyado nga may nod. Madahil yung magkana yung mga pusta, 100,000. Maraming mga player na pumunta dito para makapagpustahan. Nagsimula ako ng 12 years old, tapos nagkaroon ako ng experience sa manigin nung mga 18 na ako. Doon ako nagsimulang mag-ano ng bilyakan. So, kinarir ko na. Manigin pustahan, yung pera-pera lang. Dalawa lang kami. Tapos, mga tao. Ano, mga peso? Peso 25. Dalawa lang kami nalalaban. Race yung mga nagiging laban. Pagkasunod-sunod na number yun. Tapos pag napasok mo yung number 10, yun, panalo ka sa akin. Hindi nagpupustahan ng ganun dito. 100k, 1,000, tapos 55. Maraming mga game na ano dito, nalaro. Kasi nung hindi pa ako marunong, hindi ako makashoot. Tapos nung nakashoot na ako, parang yun, natuwa-tuwa na ako. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na. Tuloy-tuloy ko rin siya hanggang sa, yun, nakakashoot ako na nakashoot. Sa umpisa kasi talaga may inis kay kasi pagka yung hindi pa masyadong marunong, andun yung inis sa mata, parang pag gusto mong ihulog yung bola, hindi mo mahulog. Pero pagka nakasanayan mo na, dun may involve ko sa billiards. Kaya ganun din kami nung una. So yung tumagal-tagal, pag nakashoot ka, di ba? Saya-saya pag nakashoot ka. Nakashoot ako, isa-isa pa. Hanggang sa, di ko nga alaman, araw-araw na yung laro. Araw-araw. Simula nung araw-araw na yung gumagaling ka na. Karamihan ng kaibigan namin, puro billiardista talaga. Karamihan ng kinaibigan nila billiard. Okay. Kaya napapalapit din sila sa amin kasi alam nila na yung billiard, buhay namin. Parang nagpapaturo sila, ganun. Every day. Ito kasi sa billiaran, makikilala mo lahat ng klase ng tao. Okay. Andito lahat ng klase ng tao na pupuntahan dito. Tambayan kasi, ang bilyara kasi tambayan ng mga sugarol, yung mga meron, pero yung mga ganun naman, yung mga meron ng adi naman dito, pero mga pagpahit naman sila dito kasi lahat dito. Lahat kasi dito ba kasama kahit yung bad or person. Sila naman lalo pag mga, lalo pag mga beginners naman, sarap panoorin, matatawa sila. Matatawa ka talaga eh. Kasi sobrang tagal ng laro. Ang tagal ng laro. Doon mo makikita yung parang dati kung paano ka nagsimula. Kung paano ka nagsimula mag-bilyar. Sa twice a year ganun po. Kasi pagka humihina yung bilyaran, tsaka lang nagkakaroon yung tournament para mabuhay ulit. Sineset yun pagka yung humihina na yung bilyaran, magsiset na ng schedule tournament yung mayari. Kasi mula yung ano, nagkatabi ka kami, tapos nakabal kami, tapos bigyan nagtawa na. Mamaya nag-usap na, isa-play, ganyan. Kaya nagtawa na kami, kasi araw-araw na yun, usap. Magkakasama. Hindi maganda dito kasi bago, pagkagalaw, makugutom ka talaga. So, parang isang pamilya na yun nandun eh. Dito ka, dito simula yung love day. Best kami ng love day. Love day tayo, yung best friend. Banding nila. So, dito ko siya tinuruan, nagsarap yung mag-ibig. Ano yung banding namin, araw-araw magsama, araw-araw. Yun yung parang, yung na-spend ko yung time sa kanya para mag-ibig. Okay, so naging girlfriend mo siya? Oo. Siguro after lunch na nandito na ako.
or relax. Tapos pag ano, pag gabi, dito na rin minsan dito na rin ang bitin. Tapos uwi na lang ng mga 10 onwards, you know, uwi na lang ako. 12 or 11 a.m. ganun. Opening hours nyo. Diba ang ano na, naabot minsan pag may mga tournaments, mga laban, naabot siya ng umaga, 8 a.m. ganun. Depends sa mga kusta, 10k, 10k, ganun. Kaya maabot ng ganun katagal. Alright, well that's it for my little chat with the billiards enthusiasts in this pool hall. Hope you enjoyed this video. Thanks so much for watching. See you next video.